Kumusta mga kabarkada? Isa na namang magandang araw sa inyong lahat. At ating balikan ang taong naging sika noon na nakakausap daw niya si Birhen Maria. Kaya wag na nating patagalin pa mga kabarkada. Tara, kwentuhan na. Katagang hindi malilimutan noon na nakakausap daw niya si Birheng Maria. Siya raw ay bumababa mula sa langit at may mensahe para sa lahat ng sangkatauhan. May isang bata noon na pinangalan ng JUDIEL NIEVA na kaya daw makipag-usap kay Birheng Maria habang nakatingin sa taas ng puno ng bayabas taong 1989. Si JUDIEL inangkin na nasaksihan ang isang apparition ni Birheng Maria sa kanyang tinitirahan sa may La Union na kalaunan tinawag na Miracle of Agoo. Si JUDIEL naniniwalang may personal vision kay Birheng Maria mula noong 1987, noong siya ay 10 taong gulang pa lang. At nakalipas ang mga ilang araw, siya ay napaulat dahil sa unang public apparition. Aligasyon na nakikita siya ng isang bright light, naririnig ng tunog ng trompeta at busis na mga anghel na kumakanta ng Alleluia at Salve Regina. Si JUDIEL NIEVA, pinanganak taong 1977 na mas kilala bilang Angel de la Vega, na ngayon ay transgender actress businesswoman. Si JUDIEL NIEVA, pangpito sa 8 magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay sila Pedro at Julia Nieva. Pagbibinta sa palengke ang kanilang ikinabubuhay. Ganito niya ilarawan si Birheng Maria. Ayon kay JUDIEL, ang gawang ribulto ay naiiba. Ang Birheng Maria daw nakasuot ng mahabang puti na tunika at nakatayo sa ibabaw ng puno ng bayabas na nagpapahinga sa ulap, pinamulitian ng 7 rosas. Ang Birhen daw ay may 6 na pointed star sa noo at may tali ng 1 tassel at 1 gintong chain ball na nakasabit sa kanyang dibdib. Ang pangkalahatan sa simula pa lang nakuhang paniwalain ni JUDIEL. Taong March 1993, habang nagpapahayag sa Apparition Hill, tinatayang 1 milyong katao ang nagtipon para saksihan ang pagdalaw kay Birheng Maria. Maraming opisyal ng gobyerno, media personalities at pati Catholic Bishop pinatunayan ang katotohanan sa mga kaganapang ito. At taong 1993, isang theological commission established ni Bishop Salvador Lazo na kinukundi na ang nabanggit na mga kaganapan, isang constat dinan supernaturalitit, ang ibig sabihin malinaw na maliwanag na hindi dapat higit pa sa pangkaraniwan. May mga ulat na yon sa mga media, may financial corruption ang pamilya ni JUDIEL. At sa kanyang sariling pagpapalit ng kasarian na nakitaan ng patunay ang natuklasan.
Ang nasabing imahe ni Birheng Maria may mga ulat na umiiyak ng dugo ay isang gawa-gawa lang. Ang pananampalataya sa Diyos, ang katotohanan, hindi ribulto, hindi tao, kundi ang tunay na Kristo. Ang mga tanda ng tunay na pananampalataya o pananampalatayang nagliligtas. Hanggang dito na lang mga kabarkada, Sino TV, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat. Hanggang sa muli, goodbye!